Yan, magandang hapon sa ating lahat again mga ka-farm boys. Andito na naman po tayo sa ating munting farm. So yan, tagal-tagal po tayong hindi nakababa po dito sa range. So di po tayo nagpakain ng mga sisiyo po natin. So update ko lang po kayo sa mga sisiyo po natin dito na 2 months and then 3 months old. These are January and then February born. Bali, pinagsama-sama na lang po natin kasi di naman po malayo yung agwat ng age. Tapos wala po tayong maraming range para po sa kanila kasi yung nasa nandun, yung lahat ng babae po nilagay namin doon. Tapos dito, mas lahat ng lalaki. So, baling preskong presko po yung lugar na ito. Papakita ko po sa inyo mamaya pag pinakain na po natin to. So, titignan po natin. Meron po atang isang nakalabas dito, pero papapasukin po natin yan mamaya pagka time na ng kainan. Yan, ito po sila mga farm boys. Yung iba po is nanginginain na yung feeds po dito is yung snacks pa po nila kanina, so di po nila naubos kasi umulan kanina. So yan, ito na po sila. Ito na po yung mga yan, oh, napakalaki na, mga 3 months old. So bali ngayong June, pagka 5 months na po sila, uunti-untiin po nating i-harvest hanggang sa yung mga maliliit na lang po yung matitira po dito. So yung pagkain po nila is eto na, crumbles na po na ano, napakain kasi of course lumalaki na po sila. So bali pagka 4 months po nila is itatransition na naman po natin sa ano, sa pellets. So crumbles to pellets. Ganun po rin po yung same transitioning po ng feeds po natin na ginagamit para dun po sa mga month old po natin. Ayan. Malaki-laki po yung napapasyalan po nila dito. Di po gaya ng nasa range 1 po natin na nandun. So sa mga lalagyan po ng babae sa di po sila masyadong nakakagalaw doon kasi marami-rami din po yung mga babae. So we decided since lalaki po talaga yung gagamitin natin, since we were going to make them an athlete pagka stags na po nila. So sinisiguro po natin na sila po yung priority po sa pagdating sa range kasi dito po nila na develop yung mga muscles po nila na of course nagagamitin po nila pagka gagamitin na natin sila sa mga event na sasalihan po natin. So yan, they are banded, I think 4 na yata. So bakbakan, Sugbo, Vigba yung mga local, bakbakan, and then WPC po yung national. So yan, yung mga ganito, sila po yung mga 2 months, they are February born. Tapos yung mga malalaki na, so they are January 20. So April 20 magti 3 months na po. So satisfied po tayo sa paglaki po nila kasi na maximize po talaga, napakalalaki na po nila. Yan, oh. Pagka 4 months na ito, pwede na po itong i-harvest, pero di lang po natin gagawin kasi minamaximize po talaga natin yung paglaki po nila dito sa range. So yan. So quick update lang po to sa kanila. You know, napakaluwag po ng pinapasyalan po nila dito. So nasa 50 lamang po to sila, or mahigit kumulang 50 lang po to dito. Pero napakalaking range po nito na pwedeng yan. So dito po sila humahapo pagkagabi. Tapos yung iba dyan lang sa ilalim ng ano, ng yung may yero po na yan. Pero yung mas mabuti po talaga na lumilipad po sila dito po sa punong kahoy po na ito. Yan. So quick update lang po to sa kanila. So again, kung bago pa lang po kayo sa channel po natin, feel free to subscribe and then click the notification bell as well para ma-update po kayo sa next videos po na gagawin po natin. Ayan. Thank you so much mga farm boys.
Yan yung isang toys sa parang ano, mapupula na po yung mukha po nila. Napakaganda po pala ng mga tubo ng balahibo po nila kasi hindi po natin sila hinayaan nung pagka sisiyo po lang doon sa brooder tsaka sa barn na mag feather picking. So yan, yun yung isang yan. Napakaganda na po ng buntot.